ba yung nabasa ko na kayo po ay 17 anos pa lang tumigil na sa pag-aaral? Totoo yan, no? Mm. Bakit po? Eh, gusto ko lang magtrabaho eh. Gusto ko lang sa peer. Mm-hmm. Tingin ko noon eh, yung sa school, di ko naman matututunan yung trabaho sa peer. Eh. Mm-hmm. Pero kumusta naging batang peer ako talaga. Eh, kumusta po ba kayo ng estudyante kayo? Medyo magulo ang record. Ganun po. Pero ngayon, mahirap. Opo. Hindi ka magkakaroon ng trabaho kung wala kang degree or diploma. 17 years old, so ano pong, nasa kolehiyo naman po kayo nun? Bagong pasok lang ako nun. Opo. Tapos umalis na ako. Hindi ba kayo napagalitan ng tatay niyo? Oo, galit na galit tatay ko. Opo. Binigyan ako ng trabaho, napakahirap. Ganun po. Ano pong binigay sa inyo trabaho? Sa bordo ng barko. Opo. Stevedore talaga. Nako. Yung pong sweldo niyo, kumusta po nung kutal, nagtrabaho na rin lang? Hindi, ang umpisa ko, minimum wage. Opo. Naalala niyo kung magkano yung sweldo niyo? No? Wala pa atang 500 pesos noon eh. Sa isang buwan eh. Opo. Ikwento niyo nga po sa amin, sir. Mula dun sa pagiging estibador niyo, tapos paano kayo, gaano kahaba yung proseso na nakarating po kayo sa mga sa ganitong corporate po? Mga 10 years. Tapos nung privatize yung MICT, nung pumasok si President Cory noon. Opo. Na privatize yung MICT. Nanalo kami sa yan yung ICT, yan ang simula ng ICT SI, 1987. Opo. So, ako na nagpapatakbo noon kasama ko tatay ko. Mm. Tapos tatay ko namatay ng 94. Mm. Ano po yung pinakatrabaho nyo noon nung nandoon pa yung tatay nyo as your guide? Ako yung bali number 2. Mm-hmm. Sa kumpanya. Mm-hmm. Ng ICT SI. Opo. Opo. Wala po palang pwedeng mang-isa sa manloko sa inyo sa mga trabador dahil kabisado niyo yung... Sa peer, mahirapan sila. Pero may nagtangka ho ba? Eh, alam mo naman ang mga tao sa peer. Eh. Lalo na nung araw. Ngayon, professionalized na, mechanized na.